Dito tayo ngayon sa webpage ng TradingView, no? At ito yung ating ginagamit na charting para sa ating pagtitrade ng Forex, no? So ngayon na andito tayo sa charts ng dollar index. Silipin natin yung iginalaw ng dollar last few days, no? So let's go, umpisa na natin, mga ka-Jupitero. So kung makikita nyo, mga ka-Jupitero, yung iginalaw ng ating dollar index sa mga nakalipas na araw ay makikita natin na nag-hold yung price dito sa level na to, no? 89. Ilang beses siyang nagkaroon ng rejection dito sa support na to, no? So tapos nitong last May 25, no, nagkaroon uli ng rejection dito sa 89 level, no? So kung makikita natin yung trend ng dollar index, no, may bias siya ng downtrend, no? Bakit naging downtrend yung bias natin? Kasi unang-una yung 50 days exponential moving average natin, yung price nasa ilalim, no? At kung susundan natin yung naging price action niya, nagkaroon siya ng lower low rito, then lower high, then lower low. So pagka yung lower low at lower high present sa trend, mga ka-Jupitero, downtrend siya. So ang inaabangan natin dito sa price action na to, no, ng dollar index, no, yung makatawid siya rito sa trend line, no, at dito sa 50 days exponential moving average, no, itong line na yan sa katong trend line na to. Yan yung inaabangan natin na ma-break ng price, no, para magkaroon ng bullish reversal, no. So kasi pinapakita rito sa naging price action ng mga nakaraang araw, no, nag-hold yung price dito sa level na to sa 89, at nagkaroon siya ng bounce dito sa level na to. Makikita natin na ilang beses nagkaroon ng rejection, no, pag dumarating yung price dito sa level na to. So ulitin natin, may rejection siya rito, dito, at dito. So nagkakaroon siya ng bounce tuwing darating siya dyan sa 89 na yan, kaya dyan natin nilagay yung lines, no, at nag-a-act na support siya. So kung makikita natin yung price nag-bounce siya rito, no, ito yung binabantayan natin kung magtutuloy-tuloy yung bearish price action ng dollar index, no. Babasagin niya tong 84, then magkakaroon ng retest, then continuation, no. Ganyan yung magiging action niya kung malakas yung ating bearish. So sa bullish naman, no, tinitingnan natin tong trend line na to sa itong 50 days exponential moving average, no. Kailangan niyang basagin yan, then retest, then continuation, no, kung magkakaroon ng bullish price action sa dollar index. So yun yung nakikita natin na potential na maaaring igalaw ng dollar index, no. At kung titingnan din natin sa long term, no, long term trend niya, no, makikita natin na may bias na sideways to bearish yung yung dollar index, dahil naglalaro siya sa ilalim ng 50 days exponential moving average, no. At tumatawid lang siya at bumabalik dun sa kanyang 50 days exponential moving average, kaya hindi natin siya nakikita ng isang malinaw na trend, no. Kaya nakikita natin dito ay isang sideways to bearish movement ng dollar index. So pasyalan naman natin yung tatlong major currency na ating favorite na itinitrade, no. So lipat tayo rito sa Euro-USD, no. Kung titingnan natin yung galaw ng Euro-USD, no, pagdarating ng price dito sa level na to, no, nagkakaroon ng rejection,
1.22 nagkakaroon siya ng rejection. So last January 4, 2021 nung nagkaroon din siya ng rejection uli rito, no? Tapos nung last March 1, 2021 another rejection, mga kachapitero dito sa level na 1.22. Then last May 24 nag-create na naman siya ng another rejection dito, no? Sa level na to, 1.22. So makikita natin na napakatibay na itong resistance na to, no? Ilang rejection yung ginawa niya, 1, 2, 3, 4. Pagdarating sa 1.22, nagkakaroon siya ng rejection. So nangangahulugan na napakatibay nung resistance na yan, mga kachapitero. So yan yung ating binabantayan, no? Na price, kung halimbawang makakatawid siya dyan, no? Makakatawid siya dyan sa 1.22, magkakaroon ng retest, then continuation sa bullish, no? At kung papansinin din natin, no, mo nagkakaroon siya ng kung pattern naman yung ating pagbabasihan, no, nagkakaroon siya ng double top dito, no? Nagpo-form siya ng double top. Double top yung ipinapakita niya, mga kachapitero, dito sa level na to, no? 1, 2, no? Noong yung pattern na yan ang susundan natin, ititrade natin yung pattern na yan sa double top. Ang magiging confirmation niya, mga kachupitero, dito, no? Sa breakout na itong trendline na to, no? Once na nagkaroon ng breakout, nag-breakdown dyan sa trendline na yan, at nag-retest dito sa trendline, then continuation, yan yung confirmation ng ating double top, no? May pattern na double top, mga kachupitero. So binabantayan natin yung price na mabasag itong trendline na to, no? At i-retest niya, then continuation downtrend. Yun yung confirmation na itong double top, mga kachupitero, sa EURUSD, no? Yun yung kanyang magiging confirmation na itong double top na sinasabi natin. So yun yung potential na maaaring igalaw ng EURUSD, no? At kung magkakaroon siya ng breakout dito sa double top, no, magpapatuloy yung kanyang bullish price action sa level na to, no? Karoon ng breakout sa 1.22, then retest again 1.22, then continuation. Yan yung nakikita natin sa EURUSD, no? Kahit na kahit na nananatiling bullish yung bias natin sa EURUSD, hihintayin natin na makatawid siya dito sa 1.22. So yun yung ating binabantayan, pero nananatiling bullish yung ating bias sa EURUSD. So lipat na naman tayo dito sa GBPUSD, no? So sa GBPUSD ganun din, no? Pagdarating niya sa 1.42, nagkakaroon siya ng rejection, no? Dito nagkaroon siya ng rejection dito. 1, 2, 3, 4. So pag dumadating yung price dun sa 1.42, nagkakaroon ng rejection, mga kachupitero. Kaya itong line na to, no, itong yellow line na to, ito yung ating resistance. So ibig sabihin napakatibay niyang level na yan, no? At hindi niya magawang basagin yung 1.42, no? So ang breakout ng 1.42, mga kachupitero, nangangahulugan na bullish continuation, no, sa breakout na itong 1.42. So kung magagawa niyang tumawid sa 1.42 at magkaroon ng retest dito sa 1.42 ulit, then another continuation for bullish. So kung hindi niya naman magagawang tawirin niya 1.42, ito yung tinitingnan natin na reversal, no, kung hindi niya magawang tawirin yung 1.42. Kung mabasag niya yan, yung mag-breakdown siya dyan sa trendline na yan at magkaroon ng retest,
the continuation, magkakaroon ng reversal, no? Short-term reversals para sa GBP-USD. So yun yung ating binabantayan, no? Sa GBP-USD. At ang ating bias ay bullish, no? Bullish yung ating bias. Nandirito lang tayo sa ngayon sa resistance, no? Pero nananatiling bullish yung ating bias. At kung papansinin nyo, meron din siyang pattern na double top, no? So yung confirmation niyang double top na yan sa breakdown nitong trend line na to, mga chapitero. Breakdown ng trend line, then retest, then continuation. Yun yung confirmation ng double top na nakikita natin ngayon. So dalawang scenario yung nakikita natin, no? Katulad din sa EURUSD sa GBPUSD. Lagi tayong nagbibigay ng dalawang scenario dahil ang trading, mga chapitero, ay isang probability game, no? Wala siyang kasiguruduhan. So lahat ay probability lang. Nagkakaroon lang tayo ng advantage sa market dahil sa meron tayong kakayahang magbasa ng charts, no, ng data. Kung ano yung sinasabi ng market, yun lang yung ating pinagbabasihan, no? Hindi tayo nanghuhula rito. So lipat tayo sa USDJPY, no, yung ating pangatlong major currency na paboritong itinitrade. So punta tayo sa USDJPY. Titingnan natin yung kanyang long term trend. Sa kanyang long term trend, nakalabas na siya sa dito sa triangle. Nagawa niya lumabas dito sa triangle at nandito siya sa ibabaw ng 50 days exponential moving average, no. Sa long term trend, meron tayong bias na bullish, no. Dahil kung titingnan natin yung kanyang naging price action, no. Nagkaroon siya ng lower high dito, no. Pero kung gaya ng sinasabi natin paulit-ulit, no, kung malakas yung bearish, mga kachupitero, ito yung kanyang ibe-break, no? Bearish price action, no? Nag-create siya ng lower high dito. Kung malakas yung bearish, mga kachupitero, ibe-break niya yan, itong level na to, no? Pero hindi na siya nakabalik dyan, hindi niya na nagawang retest yan. Instead, nakalabas siya sa triangle at nag-form siya ng higher low rito, no, sa labas ng triangle. Nag-form siya ng higher low rito. So makikita natin, no, hindi na siya nakabalik dito, ni-retest niya man lang tong level na to, no. Bagkus gumawa na siya ng higher low rito. Ito yung kanyang ginawa niyang higher low. So tinitingnan natin, mga kachupitero, kung magtutuloy-tuloy yung bullish price action niya, no. May posibilidad na basagin niya itong 110, no? Yung 110. Basagin niya yan, then mag-retest sa 110 ulit, then continuation. So, yun yung tinitingnan natin sa long-term trend ng USDJPY, no? So, kung titingnan natin yung short-term trend ng USDJPY, lagay natin siya sa daily, no? Para makita natin. So, ganun din, no? Makikita natin na nag-form siya ng higher low rito, no, sa ibabaw ng triangle. So tinitingnan natin yung etong level na to, mga kachupitero, itong 110. Yan yung ating nakikitang resistance, no. So sa breakout ng 110, then retest, continuation ng bullish, no. So kung hindi niya magagawang basagin yung 110 na yan, ito yung tinitingnan natin, no, yung trendline na to. Sa breakout ng trendline na to, retest, continuation pababa. So yun yung maaaring igalaw ng USDJPY, no? Kung mabibigo siya i-break tong 110 or hindi siya makabreak dyan sa 110 at nagkaroon siya ng breakdown dito sa trendline na to. Yun yung kanyang maaaring igalaw, no, sa mga darating na araw. So yun, mga kachupitero, ang ating
silip sa tatlong major currency at saka yung ating dollar index, no? So hindi ko na patahabain tong video na to. Thank you for watching, mga Jupitero.